oras, mga kababayan, alas 8:12 ng umaga. Arlene De La Cruz, Jake Malarazo, Banner Story. Banner. Punta naman natin ang ating mga reporter sa labas, mga kababayan. Ito na po yung apat na Chinese na dinakip o nadakip sa pinaniniwalaang floating Shabu Lab. Posibleng may kaugnayan sa pagbabagsak ng droga sa Claveria, Cagayan. Ibig sabihin, doon lang yung operasyon. May connection pa sa Cagayan. Mm-hmm. Pag Cagayan, Enrile Country, baka may pupuntahan na naman ito. Ricky Brosas. Tama ka dyan, Arlene, dahil sinasabi nga nitong si Senior Superintendent Christopher Mateo, ang Police Regional Director ng PRO3 dito sa Zambales, na posibleng nga itong may kinalaman doon sa nasabat naman na 900 million pesos na halaga ng mga droga na nasamsam ng mga otoridad pamakailan doon sa Claveria, Cagayan. Doon din ito sa may baybayin ng North Shore Island Resort sa Barangay Kulaw, Claveria, Cagayan. At doon nga sa panayam namin kagabi ay kinumpirma nila ang pagkaka-aresto dito sa apat na Chinese nationals na base doon sa isinagawang joint intelligence operation ng Police Regional Office 3 ng PIDEA at ng pamahalang lokal ng Subic, Zambales. Sa panayam kay Police Regional Director Mateo, kinumpirma nito ang pagkakasakote ng apat na Chino sa loob ng isang fishing vessel na nakadaong sa boundary ng SBMA at Subic. Hindi naman muna niya pinangalanan itong apat habang nagpapatuloy daw yung kanilang pag-imbestiga sa mga ito na posibleng kasabwat daw na sindikato dito sa Pilipinas. May posibilidad din anya na may mga kaugnayan ng mga ito sa anti-drug operation nga na ikinasakamakailan doon sa Claveria, Cagayan. Ayon dito kay Mateo, base doon sa kanilang pagbusisi sa mga pasaporte ng mga Hong Kong or Chinese nationals na ito, ay itong araw pa lamang Jake at Arlene inire-release yung kanilang mga pasaporte mula doon sa Hong Kong. At lulan sila kahapon ng Cathay Pacific na lumapag dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan nga natin muna ang bahagi ng pahayag nitong si Superintendent Mateo. Produkto ng magandang intelligence, no? As na-mention kanina ni Chief PNP. Actually, kaka-assume ko lang as Provincial Director, galing ako ng intelligence group. Magkasama kami ni Chief PNP. Nag-assume kami ako last Friday. Pina-operate ko yung troops ko last Saturday. Tatlo yung na-neutralize nating Muslim, no? So, tuloy-tuloy ito. Hindi ko lang pwedeng i-reveal in public, no? Pero, in due time, neutralize natin itong... Pero sir, ito ba ikonektado dun sa Claveria, Cagayan? Na nakuha natin doon? Kasi, posibleng yun yung barko mismo ngayon. Posible, yun. Hindi ko pa pwedeng sabihin in public, ano? Basta kami sa Pro-3, sa intelligence group, ay nagtutulungan, ano, para matapos itong problema sa illegal na droga. Tulungan ito, joint effort, ano, kasi sa pag-develop ng information, kailangan may mga reliable sources tayo na pinanggagalingan ng accurate at real-time information. Tulungan ito, hindi lang PRO3, intelligence group. Marami kaming kasama na tumutulong. Sa panayam naman, Jake at Arlene, kay Subic Mayor Jay Kunghun, sinabi nito na posibleng isang uri ng floating Shabu Laboratory nga daw yung barko na sinakyan ng apat na Chino. Nakuha sa barko ang tinatayang aabot sa halos 1 kilo ng shabu, at batay din sa kanilang pagsisiyasat sa mga pasaporte ng mga suspect ay 7 araw pa nga lamang ang nakalilipas ng issue ito sa Hong Kong. Yung pasaporte nga ng mga Chinese sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng PNP ang mga naturang Chinese, pero hindi muna tinukoy ng mga otoridad kung saan partikular na himpilan ng pulisya dinala ang apat.
Kasi ang report sa amin na this fishing vessel galing sa Cagayan, Ilocos, Pangasinan, tapos dito. Ano? May possibility na yung mga lugar na yun, baka there's a possibility na binagsakan din nila yung lugar na yun. Kaya nga sabi ko nga kanina, baka may connection ito dun sa Cagayan. Kasi syempre we are in a very unique situation. Kasi yung ano namin, yung outer part is SBMA yung outer part. So sa amin nilang yung inner part, no? Actually, yung lugar na nahuli natin, that's a boundary between SBMA and Subic na, no? So we hope that the authorities will do everything and na pwede nilang gawin para mahinto nga yung ganitong klaseng mga gawain dito sa sa SBMA and Subic. We are doing everything, no? At saka sabi ko nga, this is an international international syndicate ito. Mga Chinese national. Nakita natin yung mga passport kanina, 7 araw pa lang, galing Hong Kong, oh, 'di ba? They boarded the Cathay Pacific sa no? So and the fishing boat came from Cagayan, Ilocos, Pangasinan, no? So dito na lang sila nasabat. Bago pa man, Arlene, yung aming panayam kay Director Mateo at kay Mayor Kung Hoon ay napasugod nga rin sa lugar si DMP Chief General Ronald Bato de la Rosa at siya mismo ay nagtungo doon sa barko kung saan actually ito mga 30 kilometers away ang layo mula doon sa dalampasigan ng Barangay Calapandayan. So kailangan pang sumakay ng bangka para mapuntahan yung barko dahil doon nakadaong dahil malalim na parte yung pinagdaungan nung barko na iyon. So sa ngayon ay patuloy na inibisgahan ng mga otoridad, pinagsamang pwersa ng iba't ibang mga otoridad natin dito sa Pilipinas para malaman nila kung sino pa o kung kanino naka-leak itong mga Chinese nationals na nagpapakalat ng droga sa iba't ibang panig ng bansa, particular dito sa Luzon area. Ricky, yes. Oh, gawa natin ng follow-up, balik tayo dun sa sa kalapakuan para mas makita natin yung connection. I'm sure may magsasalita yes. Naman by this time. Oo, mamaya yan, Arlene, babalikan natin para makuha na pa natin ng ibang salaysay. Pati yung mga naghatid na mga bankero dahil may hinire pala na mga nagbabangka itong 4 para makatawid doon sa barko mula dito sa dalampasigan ng Barangay Calapandayan. Ricky Bros, Asrachin 4999, nagtatanong mamamayang nag-usisa. Balansing pagbabalansin, walang takot, walang mamahayag. Meron tayong report mula sa ating PNP beat, mga kababayan, Kiruel Perez. Mga drug lords, ginamit din ng media sa kanilang illegal drugs operation ayon kay Chief PNP Bato de la Rosa. Ruel Perez. Posible mo nung nagagamit din ng media, maging ang mga prosecutor, huwes at mga mababatas operasyon ng mga sindikato ng illegal na droga ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Hindi man na umano direkta, maring umiikot ang pera ng mga drug lord para siraan ng pambansang pulisya sa pamamagitan ng media. Ani de la Rosa, maring hindi alam ng media pero pangunahing paking umano ngayon ng mga sindikato na ibagsak ang moral ng pulisya sa pamamagitan ng kaliwat kanang pagbatikos sa PNP sa ginagawa nilang operasyon na kontra illegal drugs. Maliban sa media, maring may connection din ng mga drug lord sa mga tiwaling piskal, huwes at mga mambabatas. Bagaman di naman masabi ni Bato kung sa itinisindang matrix sa makailan ni Pangulong Duterte ay may kasama dito na miyembro ng media. Ruel Perez, Radyo Inquirer, Rebel Eventa, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-usap. Maraming salamat sa iyo, Ruel Perez. Ay tayo pa rin napapanood ng live no, sa Facebook. Sa Facebook, pwede mong balikan yung mismong programa. Like naka, us naka, and yan? Watch us on Facebook Live. Sa Inquirer 990 TV, si Ogie natin ang gumawa ng account na yan. Malacanang hindi magpapadalos-dalos sa pagkokomento kung ano man ang magiging desisyon ng UN Tribunal sa West Philippine Sea. Chona Yu sa detalye. Maluwag na tatanggapin ng Palasyo ng Malacanang kung ano man ang magiging desisyon ng United Nations Tribunal kaugnay sa kasong idinulog ng Pilipinas laban sa China ukol sa pinag-aagawang West Philippine Sea.
Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, hindi magpapadalos-dalos ang Malacañang sa pagbibigay ng komento sakaling maglabas na ng desisyon mamayang hapon ng tribunal. Paliwanag ni Andanar, napakaselan kasi ng usapin sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng Kalihim na ibibigay muna ng Malacañang kay Solicitor General Jose Galida ang desisyon ng tribunal para pag-aralan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan. Una rito, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na umaasa siyang magiging paborable sa Pilipinas ang desisyon ng tribunal. Sakali man anyang matalo ang Pilipinas, tatanggapin ito ng maluwag sa kalooban dahil wala namang kakayahan ng Pilipinas na makipag-giyera sa China. Shona Yuradio Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-usig. Well, dalawa po ang posible dyan, pabor sa atin ng desisyon ng UNCLOS at pabor din sa desisyon ng China. Pero may at stake dyan. Sabi nga natin, maski mag-decide dyan in our favor, sino mag-enforce? Kaya nga. At kung enforcement, kaya ba natin yun on our own o nandyan ang Amerika? Asa yung issue pa ng freedom of navigation. Yan ang pinag-uusapan nun yan. Pero pinagsasabi ng iba, baka naman yan pong decision ay magkaroon ng conciliation commission kung saan pwede mag-usap yung dalawang panig. Remember, nung dinimanda ho natin ng China ron, hindi sila nagpadala ng representative. Tayo in lang, fact, hindi po nila kinikilala. Yes. Kasi pag nagpadala sila ng representative, meaning yung nagpapasailalim sila sa proseso. Pero ano ba, kinaabangan ng tao niyan, simple lang. Yung huling sinabi niya ni Digong nung debate, sabi niya, pag dineklara na UNCLOS na atin niya, magje-jetski siya papunta ron. At sasabi niya, sige, ako na ka ninyo. Kunin niyo rito. Ako na yung sakripisyo niyo. Yan ang inaabangan. Of course, rhetoric yun. Ha? Sabi nga natin, hyperbole. Pero marami nag-aabang. Naika nga magje-jetski si Digong doon sa ating because he said it. Because he mentioned it. Pero sabi naman eh, wag lahat ng sinasabi ng presidente paniniwala. Oo, wag. Lalo na ngayon presidente siya. May security ano na yan. Effect. Ano ba talaga? Anyway. Oy, back-to-back tungkol pa rin sa kampanya sa droga. Pangamba na may mga vigilante sa Maynila na pumapatay ng mga drug pusher pinawi ng Manila Police. So, sinong pumapatay, Erwin Aguilon? I mean, at yung kasunod ng sunod-sunod niya, natatak mong biktima ng summer executions na may karatulang drug pusher ako hulang tularan dito sa lusod ng Maynila, tiniyak ng Manila Police District na walang grupo ng mga vigilante pumapatay sa mga tulak ng droga. Ayon kay MPD Deputy Director for Operations, Senior Superintendent Marcelino Pedroso Jr., posibleng mga kapwa drug pusher ang nasa likod ng sunod-sunod ng mga pagpatay. Maaarian niya ang mga ito na papatay sa takot na ituplong ang mga otoridad ang isa't isa. Ngayon man, pinaubayan na ng MPD sa kanilang homicide division ang pag-imbestiga sa mga kaso na natutagpuang bangkay na may karato lang sila ay mga drug pusher. Ayon kay Pedroso, sa kanilang bilang, pinatay ang mga 10 salvage victims ang natutagpuan sa lungsod ng Manila simula noong July 1 o mula noong manungkulan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah, go ahead. Okay na tayo. Ayun na sila. Raging ko na nabirwenta. Bayan na tatanong mga may nag-uuri ka. Balancing pagbabalansing. Walang takot. Walang mamahayan. Maraming salamat sa iyo, Erwin Aguilon. O, ito pa isang reaksyon mula naman sa ating House Report. Mga pinapatay na sangkot sa droga panay, nakasandals ayon kay dating Speaker Belmonte. Laylayan ng lipunan. Ang sabi, di ba? Laylayan ng lipunan. Ibig sabihin mga pipitsugin. Isa umali. Jake Arlene Pinonanari ni Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. ang serye ng pagpatay sa drug pushers o users sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa Kalakang, Maynila, sa kasagsagan ng kampanya ng Duterte administration laban sa illegal na droga. Ayon kay Belmonte, dating House Speaker, panay mga nakasandals lamang at police assets ang mga nasasawi sa mga operasyon ng Philippine National Police o PNP. Wala pa anyang big-time drug pushers o drug lords ang nasa sampulan ng polisya. Pero kung meron man anyang kapuri-puri, sinabi ni Belmonte na ito'y ang paglalantad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa triad drug lords na umano'y kinakanlong o pinoprotektahan ni retired Police General Marcelo Garbo na isa sa mga tinawag na narco general. Ayon kay Belmonte, sana'y mapanagot alinsunod sa batas ang mga drug lord na matagal nang namamayagpag sa bansa. Muli namang iginiit ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na kailangan may sumita kung may maling hakbang ang administrasyong Duterte kaugnay sa anti-drug campaign nito.
kapag anya walang mangangas na bumatikos, sinabi ni Bagilat na maaring isipin ng publiko na tama lamang ang pagkitil sa buhay ng mga hinihinalang sangkot sa droga o kriminal nang hindi dumadaan sa due process. Isa Vendanya Umali, Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusika. Balanseng pagbabalanse, walang takot, walang mamahayag. Maraming salamat sa inyo, Isa Umali. Etro naman. Uy, teka muna, may nag-message sa akin dito. Nanonood sa atin online. Huwag ko nang banggitin ang pangalan mo, no? Sabi niyang ganun. Just read some news galing dyan sa Pilipinas. In 1 week, more than 300 have been killed. Most of the killed were alleged drug pushers. Sabi niya, shocking ang sagot ko. But for some, that is awesome. Ang sabi niya, I hope this won't get out of control. Well, yun po ang issue. Talagang sa totoo lang, ako nga, ganun din ang aking posisyon dyan. Sa akin talagang dapat, telepulin yung mga yan. Pero, ang dapat na numero unong issue rito, tandaan mo Arlina, dapat naiintindihan ng police yung trabaho nila. Na ang trabaho ng police, eh kilalanin nyo naman ho yung inosente. At saka yung mga talagang dapat patayin. Tama, di ba? Hindi naman ho yun eh. May direktiba si Presidente. Sige, lipuli natin lahat yan, yung mga lalaban. Pero dapat intindido ng polis. Ang problema kasi kung minsan, yung polis, di ba? Umalma ka lang ng konti. Sige, takbo, babalik. Hindi, katuloy ng video na pinakita ko sa iyo kahapon, di ba? Sa Nueva Ecija. Sa ano yun? Tawag nito? Tumatakbo. Kabanatuan. Yung riding in tandem. Riding in tandem yun, ha? Sa tabi ng kalsada, parang sinita, di ba? Parang ganun. Akala mo, parang... Kumbaga parang naningil lang ng utang, di ba? Hindi pulis yun. Hindi nga pulis eh, hindi pulis. Nakita mo na parang pumiglas lang ng konti. Tapos sinabol na, binaril na, talagang sinigurong mapapatay. Siniguro. O, teka muna, wag muna tayo mag-break boss, ano? Nasa linya na ating komunikasyon. Ito, bibihira itong makausap. Pero ito po ay, siya po ang head po ngayon ng ano, ng intelligence group ng lumalaban sa illegal drugs, si Colonel or Senior Superintendent Bert Ferro. Kaibigan natin to, and I am so proud of his first ano operation. Colonel, good morning, good morning po. Morning, Colonel. Magandang umaga, kapatid na Arlene at kasamang Jake. Magandang umaga po sa ating tagapagkinig. Radyo Inquirer Television. Ilinawin lang natin, ano exact position nyo ngayon sa ano sa anti-drugs? You are the head, right, Colonel? Ma'am Arlene, I am the acting director of the anti-illegal drugs group po. But acting pa, saan dapat diretso na. PNP, Philippine National Police. PNP. Ito muna yung nangyaring operation sa ano, sa tawag nito, sa Kalapakuan, Subic, Zambales. Alam mong taga Olongo po ako, di ba? Talagang ano yan eh, no, daanan talaga yung Kalapakuan na talagang natuwa ako na tumbok nyo yung operasyon na yan dyan sa Kalapakuan. Can you tell us the, ano, the background or paano nyo natuntun yan? Actually, we acted on an intelligence information that there are alleged Chinese personality that are going to board a vessel that are being utilized as a possibly a transshipment or a vessel used for transporting illegal drugs from other countries like mainland China or other countries nearby Asia. And it being transported to northern part of the Philippines, including engine sa inyo sa may Olongo po. So yung northern part of the Philippines, ito yung sinasabi yung Cagayan, doon ang bagsakan? Yeah, possible is Bulinaw, Cagayan area, and yun yung ating initial na information. So, based on the information, dinevelop. Kasama po natin dito, huwag natin pong isasabi na ito po ay interagency initiatives. Kasama natin po dito yung grupo ni Sir Nick Paeldon, yung Bureau of Customs, at si Colonel Star Estrella, yung aming partner dito, yung CIIS ng Bureau of Customs, kaya medyo maganda po yung ating partnership with other agencies like PDEA. Kasama din po natin yung PDEA at ang Philippine Coast Guard and yung Police Regional Office. By this time, Colonel, alam nyo na, bago pa man kayo napunta dyan, may mga triad-triad dyan, di ba? Iba't ibang grupo, no? Anong linya to? Taiwan? Mainland China? Ano siya? Ang pagkakaintindi ko, because they are from mainland, I think they are the Chinese triad. Mm-hmm.
At pag Chinese Triad, yun yung ano pa rin, kumbaga sila pa rin ang number one na nag-ano dito, nagbabagsak o ginagamit ang Pilipinas for transshipment purposes ng Shabu. Sa pagkakaalam ko, Arlene, is parang ganun ang ating ano, but because I'm I just came from the as a provincial director of Compostela Valley, which is very far from Metro Manila, and I'm still going to sinking in yung ating bagong job, but hindi man to bago sa atin. You'll do just fine. Colonel, alam niyo po, sabi nga napaka-sensitive ng inyong posisyon. Kayo anti-illegal drugs, sabi nga, ayun may AIDS, ano, AIDS of yan? Yan yun. AIDG. AIDG, dating AIDS of yan, AIDG na ngayon. Alam naman natin na marami ho nagsasabi na kaya naglipa na itong illegal drugs dahil sa internally may problema ho yung dating unit na yan, yung inyong division. So far, ang tinitingnan ng tao is that napakahirap ng trabaho ninyo, lalo ng internal cleansing. Opo, kasamang Jake, it's part of the marching order of our GPNP to really look into the CI aspect ng ating mga kapulisan, especially sa AIDG, that may mga taint yung iba nating kasama dito. And we are on a continuing process of validating, revalidating, and counter-checking all our personnel. Kasi alam niyo po, kaya naman po ako ay sumusog na sumama dito sa ano. Dahil alam ko po, tama po yung tinatahak na direksyon ng ating mahal na Pangulo. Considering that almost 30% ng crime ng buong bayan natin, buong Pilipinas, are drug-related. And 81% po ng heinous crime are drug-related. So if you could suppress or stop this drug menace, sa tingin ko po yung criminalidad ay masusubo din natin. Kailan po kayo nag-assume na riyan na coming from Compostela? Kailan kayo nag-assume sa AIDG? Actually, I'm only 12 days old. So I started... Bago pa lang. I started similarly... at the same time with the president. But so far po, nagkaroon na ho ba kayo ng internal na movement ng mga tao na? Siyempre, yung paligid nyo, dapat kayo muna yun. Pero wala pa kayong tinatanggal o nililipat? Marami na po. Before I started my job at the OIC and several days ago, naging acting na ako, ay may mga na-reassign na rin po sa unit ko. But continuing po ang CI, ang ating internal clinic sa aking unit. Hindi ako, bigyan ko lang ng background si Jake, ano, tsaka yung mga nakikinig sa atin. Ako na magsasabi, no, para wag ikaw magbuhat ng bangko mo, no. Prior to this assignment, involved din ito in a way sa kampanya sa illegal drugs. In the past, nasa CIDG siya. May mga holdings din sila, if I'm not mistaken, to some of the personalities now being named na protector, alleged protector ng drugs. Sinasabi kong alleged dahil wala pa naman talagang napapatunayan, di ba, prueba. Pero, kumbaga, hindi bago sa kanya ang teritoryong ito. Tama po ba? Oo, kasamang Arlene, kapatid na Arlene. Hindi naman siya bago talaga in the sense that I came from the defunct Narcotics Command wherein I was the deputy commanding officer of the Special Operation Unit of NARCOM. So, medyo may ano na tayo, may counting. And sa tingin nyo, on the whole, tingin nyo, you will make a dent, if not shatter, ito pong illegal drugs, lalo alam nyo naman, kayo ang anti-illegal drugs director ng PNP, and sa inyo po naka-sentro lahat yung issue. Actually, kasamang Jake, I'm doing my best and exerting all the skills that I've learned through the years, and of course all these things, kung hindi ako tutulong na ng community, yes, at ng kayo po, kayo sa media, pag hindi nyo po ako tinulungan, pagiging magiging failure po ako. Pero grabe, na-excite nga ako nung nalaman ko ikaw dyan. Ipagdarasal ho namin kayo dahil alam namin ang background ninyo. Ipagdarasal namin na kayo magtagumpay. Mm-hmm. Maraming salamat po, kasamang Jake. At saka, ika nga, itong una-una nyong ginawa, may niraid kayong dyan sa may Paranaque, Las Piñas. Tapos ngayon,
eto naman sa ano, sa... So, ang follow-up operation, Cagayan? Sa Cebu, ay sa Mindanao, Subic. No? Ang follow-up operation yan, sir, Cagayan na? Hindi, actually, ang una kong, ang 3 days upon my assumption, kami po ay naka-receive ng isang member ng community na nagbibigay ng information about the safekeeping of a almost 180 or 180 kilos of shabu sa Claveria, Cagayan. So, yun yung first 3 days ko. That, so, nakatatlo tapos yung Paranaque, Las Piñas. Yung Paranaque po kasama, Jake, is actually the main effort there is PDEA. Mm-hmm. So, pero kasama rin kayo. Sa tingin ko po, kasama naman po kami kasi interagency effort lahat. So, every time that we conduct anti-illegal drugs, I try my best na lahat sila ma-involve kasi the effort, I believe, is a whole of government approach. So, lahat po kasama natin. Sir, ganito ha, hindi na ako lumalabas sa field ngayon, pero dahil sa ikaw ang nandyan, sasama ako one time sa isang operation. Text mo lang ako. Okay. Iba na atang number mo, kapatid. Te-text kita sa bagong number. Hindi, mali na nga ang number ko, nabasa yun eh. Sige po. Bigyan text kita mamaya. General, soon to be general. Bert Ferro. In God's will po, kasama niya, God's will yan po. Ako naman po ay, ako po ay lumalaban dito dahil ako po ay naniniwala sa ating mahal na Pangulo na siya lang po ang nakita ko na may political will para magkaroon tayo ng ganitong katinding laban. At sa taong bayan, short message po, alam nyo, lahat ng taong bayan, hindi nakilala ang pinakapinuno po ng anti-illegal drugs sa PNP. Meron ba kayong short message para sa mga mamayan? Opo, sa ating mga kababayan, ako po yung nananawagan na tayo po yung magbuklod-buklod at tulungan po natin ang ating mahal na Pangulo na matapos na po itong balakid sa ating pag-asenso ng ating bayan. At kami naman po ay may mga hotline sa PNP, may hotline sa NBI at may hotline din po sa PDEA. Kayo po ay very much welcome na mag-text o magtawag kung ayaw nyo pong maano yung pangalan nyo ay i-coda nyo lang po ang sender para atin pong matugunan yung mga impormasyon na alam ko po kayo po ang talagang napakalaking tulong para matapos po natin itong laban natin. Okay, sige po. Panghuli na lang po sir, tawagin kayo ulit ni Rose, mahihingin lamang po sa inyo si Rose Cabrales namin. Marami pong salamat, sige Colonel. Po. Thank you very much. God bless you. Salamat po, kapatid. Salamat po, kapatid na alian. Walang takot, walang mamahayag. Okay, mag-break muna tayo tapos mahinhindi na. Oras 8:39.